Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa inyong lahat. So this will be a recorded video of our discussion for module 10. The module 10 will be divided into several parts kasi medyo mahaba ito. And before we proceed to our discussion for today, hindi na natin kaya mag-afford ng isa pang session na wala tayong grupo. So despite nakakaunti ang sumagot, kakaunti ang sumagot ng ating research or practical research one preference, ipupush through ko na yung pagbuo ng grupo. So allow me to present to you kung paano natin pipiliin yung ating group. So gusto kong makita ninyo kung paano ito pipiliin kasi ang ayoko sa lahat ay may issue ko ng kung ano namang hindi magandang bagay. So, sige, isi-share ko lang po yung aking screen. Lang, handa ko lang yung mga isi-share screen ko. Okay. Ito po yung aking screen. Okay, so I hope nakikita niyo po yung screen ko. Kasi nakikita ko din yung sarili ko. Okay, ito po yung ating list. So ito po yung entirety ng sumagot from three sections. And sa section ninyo, overall, 16 lang ang nag-respond sa survey. And 10 of them ay pumili ng research. So kayo ang may pinakakonte sa lahat ng sections. So wala namang problema sa akin yun kung talagang ayaw nyo mag-research. Gaya ng sinabi ko sa inyo mula pa noon, ang pinakayo ko sa lahat yan yung namimilit kasi hindi ako magaling sa pilitan. So kung ayaw nyo mag-research, meaning you are agreeing or you understand na lahat ng modules ay sasagutan po ninyo. Kasi last time, may mga nag-message sa akin, hindi ko nasasabihin kung dito ba yun o sa ibang section, na nagko-complain bakit daw kailangan nilang sagutan lahat ng parts at lahat ng module. Una, pinapili ko kayo na kung pipiliin nyo maging researcher, you will be a part of a group, magiging part kayo ng isang grupo, and you will only answer selected parts of a module and selected modules. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, tatalon-talon tayo minsan ng modules, gaya nung nag-start tayo ng module 7, then module 9, then this will be our third module, module 10. Then pag natapos natin yung module 10, tatalon tayo sa module 15. Kasi, sa paliwanag ko na yun sa inyo na ang pagtuturo ko sa inyo ay based from my experience as a researcher. So, kung sa tingin ko ay magiging pampahaba lang yung ibang modules, i-omit na natin yon. Pero, i-omit na natin yon at sasabihin ko rin sa inyo kung anong module yung inyong sasagutin lang. So, hindi lahat ng modules ay sasagutin ng researcher. Kasi ang gusto ko maging focus ng researcher ay yung pagbuo ng kanyang research o ng kanilang research. So, sir, anong mahirap doon? Nakagrupo nga sila plus selected lang yung sasagutan nila. Ang mahirap lang sa part nila ng mga pumili ng researcher itong mga ito, ang magiging mahirap lang siguro sa part nila ay kapag nagpasa sila sa akin ng part ng research na hinihingi ko sa kanila, hindi doon natatapos yung kanilang gagawin. So after submitting the research part, so mabasahin ko yun, i-edit ko yun as much as possible. Aside from comments, I will put suggestions kasi ayoko sa lahat yung maraming beses bumabalik sa akin yung papel. Kasi the more na hihigpitan ko o the more na gagawin kong malabo yung comments and suggestions ko, the more na babalik sa akin yung papel na madi-disappoint ako. So, ang ginagawa ko po for the previous years, pag ako nag-check, naglalagay na rin ako ng suggestions. So, as much as possible, susundin din dapat yun ng researcher. So, yun lang yung mahirap. Pagpasa nila, ibabalik ko sa kanila, then i-edit nila. So, pag hindi nila inayos, ibabalik ko ulit sa kanila, i-edit nila. So, ganun po yung sa researcher. Yun lang yung mahirap kasi babalik at babalik kapag hindi ako nasatisfy dun sa pinasa ng mga researchers. At
Maniwala po kayo sa akin, binabasa ko po yan, kahit mapunta pa tayo sa chapter 2, review of related literature, kahit mahaba pa yan, babasahin ko po yan. At titignan ko talaga ng mabuti kung yung inyong ginawa. So yun lang yung magiging mahirap sa kanila. Ang magandang side, nakagrupo sila. So meaning, kung tatlo sila sa isang grupo, isa lang ang papasa nila. So pagtutulungan nilang tatlo, yung part na hinihingi ko, minsan maikli lang, minsan napakahaba. So iba-iba yung hirap nung gagawin nila. Pero sabi ko nga, pinapantay ko lang yung hirap ng researcher sa modular. So anong mahirap sa modular? Una, mag-isa kayo. So kayo ang magsasagot ng modules at lahat ng parts ng module ng mag-isa. So hindi ko naman sinasabi, hindi ko kayo kumbaga binibigyan ng hindi ko kayo bina-blackmail na piliin niyo yung research. Pero ang ginagawa ko lang ay itinutumbas ko lang or kino-compensate ko lang yung magiging hirap ng researcher kasi mahirap mag-research. Mukha lang siyang madali pero mahirap maging researcher. Mahirap sa part niyo sa mga modular kasi madami kayong sasagutan at pangalawa, mag-isa kayo. Kaya hangga't maaari ini-encourage ko sana lahat na maging researcher kasi mas maganda na grupo, mababawasan yung load. Kasi hangga't maaari ayokong ma-overload kayo ng gagawin. Kasi the more na na-overload kayo, the more na hindi kayo nagpapasa. Kaya ako binuo itong mga grupo na to. Kasi sa practical research 2, yung grade 12 last year, kahit tanongin nyo sila, individual yung research namin. Kasi ang matigas yung ulo nila. Binigyan ko na sila ng option na gawin tong grupo pero ayaw nilang lahat. So ang ending, naging solo yung research. Bakit? Kasi yung mga modules po natin, hihingin din yan na gumawa kayo ng mga specific parts ng module, ng research. So meaning, nagmo-module na kayo, nagre-research pa kayo. So parang nadodoble. Parang nadodoble yung ginagawa ninyo. Kasi sa module 9, pabubuoyin din kayo ng research title. Sa module 11, pabubuoyin din kayo ng background of the study. Pabubuoyin din kayo ng scope of delimitation. So ganun din. Nadoble lang. Pero since that is your choice, yan yung pinili ninyo. So ganun po ang ating kasunduan. Kung pinili nyo talagang modular, despite of my very concise explanation, kayo na pong bahala. Basta ang sinasabi ko lang, lahat po ng parts. Kung titipidin nyo ako at hindi nyo sasagutin yung mga parts, tandaan nyo po, nagbabasa po ako. So, huwag nyo pong sasabihin sa akin na, sir, kompleto naman ako, bakit po ako bagsak? Sir, kompleto naman po ako, bakit ako line of 7? Tandaan nyo po, bawat parts ay bibigyan ko ng grade. So, hindi issue sa akin kung kumpleto kayo ng module. Ang issue sa akin ay sinagot nyo ba lahat at maayos nyo ba siyang sinagot. So, may time pa kayo para mag-isip. So, ito po mga pangalan na to, ikakopy ko at ipipaste ko po sa ating in generator. So, gagamitin ko po ito kasi ayokong maging bias sa pagbuo ng grupo hanggat maaari. Wala akong pipiliin kung sino ang mabubuong o kung sino-sino ang ilalagay ko sa grupo. So since 10 lang kayo, tatlong grupo lang. So yan po. So the group 1 will be yan, Dumalay, Okoma, Ramirez, Makahilo. Sa group 2, Fernandez, Polilio, Hermosa. Group 3, Aguinaldo, Rabo, at Kitalik. So the this will be the permanent group of these people. So hindi ako papayag na mabago, marumble, o magpalit-palit kayo ng members nang hindi ko alam. Kasi pag ginawa nyo yun, i-disband ko kayo, mag-modular na lang kayo. So ano po, sa mga makakapanood itong video at nagbagong isip, gusto nang mag-research, please answer po yung ating practical research preference survey. So nakalagay po yun sa ating Facebook group, nakalagay po yun sa ating Google Classroom. Sa mga hindi pa po part ng ating Google Classroom, please mag-enroll po kayo sa ating Google Classroom. Yung ating invitation link ay nakalagay din po sa ating Facebook group at yung ating Google Classroom ay
Nakalagay din po sa luma nating Google Classroom for your reference. So please, sana this will be the last time na makakarinig ako ng salitang, sir, parang unfair. Kasi pinaliwanag ko sa inyong mabuti na that is the most fair decision na bibigay ko. Kaya ko siya pinasagot lahat. So, mahirap po yung research. Ulitin ko po, mahirap pong mag-research. Kaya pinapasagot ko po lahat. So, sir, paanong mahirap? Pagdating kasi sa chapter 4, wala yung oras eh. Hindi gaya nung module na pag nasagot mo na lahat ng parts, tapos na. Yung chapter 4, pag nandun na kami sa, nandun na yung research sa chapter 4, depende na yun sa kung mahanap nila yung data. Gagawa sila ng paraan beyond their comfortable hours para makapag-interview, para makapag-observe, para makahanap ng archival data. So, they will be using their time beyond their comfortable zone. So, mahirap din yung maging researcher. Ang magaan nga lang, nakagrupo sila. So, pinapaliwanag kong mabuti kasi ayoko po nang may tanong na naman o mayroon na namang ganong mga pahayag sa akin. So, kasi malaking issue sa akin yung salitang unfair. Kasi never akong naging unfair sa kahit kaninong estudyante. No favorites, no biases. So, kung feeling nyo pa rin unfair, you can discuss it to me. Mag-usapan natin yan. Papaliwanag ko sa iyo kung bakit fair yung decision ko. Pero I believe na yun yung fairest decision para sa practical research one. Okay, so tungo na tayo sa ating discussion for today. So last time, excuse me. So kung naalala niyo po last time, pinag-isip ko po kayo ng tatlong topics, right? Pinag-isip ko po kayo ng tatlong topics at sa discussion natin ng module 9, sabi ko ay bumuo na kayo ng inyong research titles. And doon time na yun, wala pa tayong grupo. So sabi ko, individually, gumawa kayo ng mga titles. At sa mga nakita kong iilan lang yung nagpasa, may mga tama naman na title. So yung pinasa nyo sa akin, gigradean ko po siya individually. So meaning, kung hindi ka nagpasa, kahit nakagrupo ka ngayon, wala kang grade doon. Nakanya po. So pwede pa rin po kayong magpasa, pwede pa kayong humabol para mabigyan ko kayo ng grade doon. So unang comment ko, yung ibang title ay napaka-general. Napaka-general siya, napakalaki pa niya, hindi siya researchable o hindi siya angkop para sa inyong level. So sabi ko nga sa inyo, sundin niyo yung ilang steps na sinabi ko. Una, isip ng topic. Pangalawa, anong problema ko sa topic na yun? Kung wala kang problema sa topic na yun, palit ng topic kasi hindi siya magandang topic eh. Kasi kung kaya nga tayo nagre-research kasi meron tayong problem na gustong sagutin. So kung wala kang problem doon, X, hindi magandang title 'yon. Ah, hindi magandang topic 'yon. Third, pag nakaisip ka na ng problem mo, paano mo siya sasagutin? Gagamit ka ba ng ethnography, phenomenology, historical approach, case study, o content analysis. So, nasabi ko na yata yung last time yung content analysis. So, pili ka doon, alin doon yung babagay. Kung wala doon sa mga yon, baka quantitative yung naisip mong title. So, yun, doon yung siya madededuce. So, kung halimbawa, ang susuriin ko ay libro. Siyempre, hindi agad pwedeng ethnography kasi anong obserbahan mo sa libro? E, libro lang yon. Phenomenology, hindi rin pwede kasi libro yun eh. Historical, pwede. Pwede. Depende sa objective o sa purpose ng gagawin mong research. Kung ang purpose mo is to understand the history or the story behind doon sa librong 'yon, that will be historical approach. Pero kung gagamitin mo eh, ang gagawin mo is to justify, to negate or to analyze a specific part or a specific character of a story or a movie, etc. So, content analysis na yon. So, kailangan malinaw yung pangatlo. Kung may naisip ka ng problem mula sa isang topic,
Pangatlo, paano mo siya sasagutin? Kailangan maisip mo na yun bago ka palang bumuo ng title. And the last is drafting your title. So sinabi natin na dapat meron ka siyang catchline, something na word na very fancy, makatawag pansin, at yung subtitle natin, o yung tinatawag kong stem, subtitle ay yung mismong research title. So hanggat maaari yung ating research title ay sinasabi na nito kung ano yung magiging tatakbuhin ng research. So unlike sa title ng isang short story, ng isang poetry, malaking pinagkaiba ng isang research title kasi sa research title nakalagay na lahat. Hindi mo kailangan basahin yung buong research just to understand kung para saan ito. Unlike sa story, kung halimbawa ang title niya ay maganda pa ang daigdig, you need to read the entirety of the book para lang maintindihan mo bakit maganda pa yung daigdig ang title nito. So, hindi mo siya mababasa, hindi mo siya maunawaan mula pa lang sa title. So yun yung pinagkaiba nilang dalawa. So now, since kakabuo lang natin ng grupo, ang una ninyong assignment, kahit di pa tayo nagsisimula, is to agree. Kailangan nyo magkasundo, or kung pare-parehong hindi maganda yung title ninyo, you need to draft and agree. Agree muna and then draft your research title. So after this video, pag na-upload ko na tong video na to, ipopost ko po yung inyong individual Google Drive folders kung saan kayo magsasubmit at yung mga guidelines o mga things to remember na dapat ninyong isaalang-alang or isipin pag magpapasa kayo sa akin ng output. And a part of the output para sa research na to na hingin ko, na ilalagay nyo doon, is the research title na napagkasunduan na ninyo. Napagkasunduan po ninyo, ha? So, hindi pwedeng isa lang may gusto kasi pag tinanong ko kayo, ayoko nang sisihan kasi dapat pinagkasunduan yan. Okay. So, pag meron na kayong title, pwede na tayong bumuo ng chapter 1. And yun yung ating pag-uusapan dito sa module 10. Sir, bakit module 10 tapos sunod natin 15? Kasi po, itong module 10, sinasabi niya na halos lahat ng parts ng chapter 1. O yung tinatawag nating the problem in its background, sometimes it is called introduction, at nandun na lahat, nandito na lahat sa module 10. Ang gagawin ng module 11, uulitin lang niya yung mga parts. Example, wait lang, nandito sinulat ko yun dito. Example, sa module 11, ang title niya ay research questions. So pag-uusapan na natin yun dito yung research questions. So uulitin na naman siya sa module 11, pero medyo detailed yung discussion. Pero since nga sabi ko, gagamitin ko na lang yung experiences ko para mapadali, para mas ma-contextualize natin, madaling yung maintindihan. So hindi na natin dadaanan yon. Yung 12, scope and delimitation, pag-uusapan na rin yan natin dito sa part 2, itong module 10. So hindi na natin dadaanan yon. Pero sa modular, sasagutin nyo po yun. Module 13, significance of the study, pag-uusapan na natin yun dito. Pero hindi na natin dadaanan yung module 13 kasi tapos na natin yun dito. Papahaba lang statement of the problem sa module 14, pag-uusapan na natin yun dito sa discussion na to, and at the end of this session, yun yung gagawin ninyo, yung statement of the problem. Pero dito, module 14 lang siya. Pa lang siya. So, gagawin pa lang dapat. So, para mabawasan yung ating mga gagawin, or para mapabilis natin yung paggawa, skip natin yung apat na module. Then, after this two-part discussion, so after ng part 2 ng ating discussion, tatalon tayo sa module 15, which will be the chapter 2. So, yun, it's up to you kung anong pipiliin ninyo. Sinasabi ko na sa inyo, pero hindi ko kayo pinipilit. Again, tuloy tayo. Chapter 1 of the research paper is called the problem in its background, or sometimes called the introduction. It is composed of the following section. First is the background of the study. Second is the statement of the problem. Third, scope and delimitation. And fourth is the significance of the study. Actually, may kulang pa to. Ang kulang nito is that theoretical basis, pero pwede natin siyang ilagay sa chapter 2, and the conceptual framework. So yung conceptual framework, isasama ko na yun sa ating susunod na discussion, sa part 2 ng ating discussion.
Pero wala yun dito. Okay, so hindi ata ilalagay objective of the study kasi same lang yung sa statement of the problem. Hypothesis, usually ginagamit yan kapag quantitative yung study pero hindi siya magamitin kapag qualitative. So, research problem. Yung research problem, matagal na natin pinag-uusapan niya mula simula pa lang. Kasi sabi nga natin, ang isang research, meron siya laging problem. A problem is any significant, perplexing, and challenging situation, real or artificial, the solution of which requires reflexive thinking. In research, it is known as the research topic and or research title. So, yung problem, yun yung magiging research title ninyo. Diba kung nalala niyo yung steps na sinabi ko kanina at sinabi ko pa noong nakaraan, pagkaisip nyo ng title, tanongin nyo sarili nyo, anong problema ko sa title na ito? Kasi yun yung puso ng research, yung problem. Kasi yun yung main na gustong sagutin ng gagawin ninyo. Kung wala kayong problem, wala kayong sasagutin. So wala kayong gagawin. So, hindi maganda yun kasi research nga eh. So example, a research topic is the broad subject matter of the study. Example, distance learning. Napakalaki ng distance learning. Maraming pag-usapan dyan. Bawa, what are the modes of distance learning? What is the challenges of distance learning? Education trained teachers for distance learning. Marami tayong pwede pag-usapan. Diba? Napakalaki. Is distance learning new? Actually, matagal na yan eh. Pero bakit ngayon lang natin pinag-uusapan yan? Kasi dahil sa pandemic. So, kailangan mong i-deduce mula doon sa napakalaking topic, i-deduce mo siya to a research problem. A research problem is a general issue or concern about the research that narrow the topic. For example, lack of learners' knowledge about distance education. So, itong problem na to, actually malaki pa ito, pero mas maliit to kumpara doon sa malaking topic na distance learning. Itong problem na to ay portion lang ng distance learning. Then, pag mayroon na kayong problem, a purpose of the study used to address the problem. So, bakit mo gagawin yung study na yan? So, bakit kailangan mong sagutin tong problem na yan? To study why the learners do not attend distance education classes in a community college. So, dito nakita na natin yung pagliit ng scope, pagliit ng sakop ng discussion. So, from being general, down to a specific or a problem, nilagay na natin yung scope, a community college. So yung discussion, pag-uusapan lang natin, hindi kasama yung LM, hindi kasama yung high school, hindi kasama yung senior high school. Ang community college lang yung pag-uusapan natin context ng distance learning. So paliit ng paliit, di ba? Paliit na siya ng paliit. Then, a research question narrows the purpose into specific questions that the researcher would like to answer in the study. So yun na yung sasagutin nyo ngayong problema. Does the use of website technology in the classroom deter learners from enrolling in a distance education class? So pinaliit pa niya yung discussion down to website technology in the classroom. Okay, natin pinaliit pa niya yung discussion. So, kung babalikan natin yung example natin last time, kung naka-attend po kayo, ang discussion natin last time, example ko is the shoe industry. Marami tayong pwedeng pag-usapan. History of shoe industry, government's effort in shoe industry, sino ang nagpasimula ng shoe industry, anong mga klase ng sapatos meron sa ating shoe industry, kalagayan ng mga sapatero from its beginning to before COVID-19. Kalagayan ng mga sapatero during COVID-19, etc. Napakarami pwede pag-usapan, di ba? Na pwede nating gawa ng research. So, kailangan nyo mamili doon. Alin doon yung gusto nyo pag-usapan? So, mag-isip kayo ng problem. At ang binigay kong problem is the status of selected. Actually, ano natin, pinagsama tong purpose statement at research problem. The status of selected shoe manufacturers in Marikina City amidst of COVID-19 pandemic. Diba? Yun yung gusto kong pag-usapan. Anong kalagayan ng mga sapatero ng select piling sapatero ng Marikina sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Diba? Yun yung aking paksa, sinalin ko lang sa Pilipino. Ngayon,
paano ko siya gagawing tanong? So, ang tanong doon, ang aking research question is, what is the status of selected shoe manufacturers in Marikina City amidst of COVID-19 pandemic? So yun na yung aking research question. So from the research question, doon nyo huhugutin yung inyong title. Paano? Nabigay ko na yung example. Balikan nyo po yung video ng module 9 kung medyo nalilito kayo. Pwede nyo pong balikan mamaya after this video. Ang nilagay ko doon is the long lost shoe. Pwede ganun. The long lost shoe or the shoe left behind. Pawag ganun. The shoe left behind. Parang Cinderella yung dating, di ba? The shoe left behind. The status of selected shoe manufacturers in Marikina City amidst of COVID-19 pandemic. So yun yung research title mo. So meron kang catch line, colon, then the research title or tinatawag nating subtitle. So yun na po yung magiging research title ninyo. So bakit kailangan natin balikan yun? Kasi yung research question ay basis ng research title. At yung research question ang magiging basis din ng background of the study. Nakuha niyo po. So kailangan bago tayo tumungo sa mga susunod pang parts, dapat ma-finalize natin yung title. Kasi kapag gumalaw yung title, gagalaw tong background of the study. Kasi kapag gumalaw yung title, meaning nagbago din yung iyong research question. At nagbago din yung purpose mo. Nakuha po natin. So dapat ito muna yung una nating maisaayos at ma-finalize. Pag na-approve ko na to, as much as possible, huwag na kayong magpapalit. Kasi pag nagpalit po kayo, back to zero kayo, back to square one. Sabi nga sa English. Kasi yung background of the study, nakadepende ito sa research question and the title. So the purpose of the background of the study is A, the general definition of the topic or problem area. So dito sa background of the study, pinapaliwanag nito kung ano yung concept. Ano yung concept? O halimbawa, distance learning. So sa background of the study, papaliwanag ano yung distance learning. Napanya po, from various authors. Letter B, historical basis for the existence of the problem. So dito, sinasabi kung kailan nagsimula yung isang entity o yung isang problem. Entity means establishment, grupo, etc. Halimbawa, shoe industry. So pwede kong balikan yung history ng shoe industry from various authors para dito sa background of the study, from the past to the latest. Yun yung ilalagay ko. Letter C, efforts made towards addressing similar challenges. Maganda kung makita sa background of the study yung mga ginawang efforts ng mga naunang studies o ng government o ng pinag-aaralang institution sa pag-address ng mga parehong problem nung nakaraan. So halimbawa dito sa shoe industry, so ano yung mga problem na nakaraan na na-address na ng local government, example. At ano yung mga, letter D, how the efforts failed to be realized? Ano yung mga effort na hindi naman nangyari, hindi nag-materialize, hence the need of your study, para makita ng magbabasa yung halaga ng study mo. Nakaw nyo? So, pwede mula yung shoe industry ng Marikina noong 18-something, then hindi ako nagbibigay ng specifics. Tapos, hanggang sa pre-war, during war, after war, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010, then COVID-19, sabihin natin pagpasok ng mga foreign shoe industries o gano'n. Tapos sabihin natin, nandun ka na sa pagtama ng COVID-19. Yun yung pinakadulo ng background of the study mo. So, kasi nga history eh. Then ano yung efforts na ginawa na ng local government doon sa panahon na yon? Pwedeng gano'n. Para makita ng tao, gano'ng kahalaga yung study mo. Para
kung uulitin lang ba nito yung mga ginawa nung nakaraan or may something na bagong ilalatag yung iyong research. Kasi kung walang bago, di na maganda yung research kasi para ka lang nanonood ng pelikulang paulit-ulit, magkakaiba lang yung title. Bawa yung Spider-Man, yung story pareho lang. Magkaiba lang ng bida pero pareho pa rin yung story. Minsan boring na yun, di ba? Kasi predictable na siya. So ganun din yung ating research. So as much as possible, yung magiging content ng research ninyo, iba sa mga naunang studies. Contents of the background of the study, presentation of the problem, describe the existence of unsatisfactory condition or a problem that needs a solution. So sinasabi dito, kung ano yung problema, pinapakilala nyo siya from historically or conceptually, at ano yung mga unsatisfactory condition, ano yung mga hindi magagandang nangyari, kung bakit maganda, bakit kailangan, kailangan gawin itong study ninyo. Historical background of the problem, give the historical background of the problem if applicable. Pero most likely, sa dami na nabasa kong research, napaka-importante nung historical background. Napaka-importante nun. Kasi kapag kumuha ka ng ibang research, usually kinoconsider natin yung dates. So, historical pa din yun. Kung ilalahad mo yung storya ng pinagmula ng kailan na una na coin yung salitang distance learning, history pa din yun. So, laging nandun yung history. C, geographical conditions of the study local. Pwede nating gawing ang discussion ay from broader scale, mas malaking scale, example, international, sabihin, ang magsisimula ka muna syempre sa concept, tapos in Singapore, in India, in USA, in Russia, in China, etc. So pwede ka mag-start sa labas, yung mga studies na nasa labas, pero huwag masyadong madami, kasi baka wala ka na mo ilagay sa chapter 2. Then, bababa ka sa Philippine context, national context, problema ng Pilipinas as a whole. Then, pwedeng bumaba ka sa region, then bumaba ka sa Marikina City. Or kung may malaki pa yung Marikina City, bumaba ka sa school or sa community mo, etc. Kung depende sa scope, depende sa kung ano yung pag-aaralan mo. Sir, pwede bang hindi na kami mag-international? Pwede naman. Pwede namang national lang. Sir, pwede bang hindi national? Pwede din. Pwede namang mag-start kayo sa city lang. City na lang ang start ng background of the study. As long as localized yung title. Sabihin, localized yung pag-uusapan natin. Halimbawa, ako, ang research ko eh Araling Marikina. So, kailangan ko talaga mag-start. Hindi pwedeng national. Kasi, ano ito eh, bawa ang kasaysayan ng Bayan-Bayanan Avenue. So ang concern lang nun, Marikina. So mag-start lang ako sa Marikina lang, sa background of the study. Hindi ko siya pwedeng iakit agad sa national kasi wala akong makikita ang data doon. O magiging tanong, anong kinalaman nun? So depende sa pangangailangan ng research. So geographical means yung lawak, physical space, yung pagmumulan mo ng discussion. Rationale of the study, sasabihin mo lang kung bakit gagawin mo itong study na to that is usually can be found in the last part of the background of the study. So magpapakita po ako ng ilang examples para mas maintindihan po natin ano ba yung background of the study. At ito pong mga examples na to, i-upload ko na rin sa ating Google Classroom para mabasa din ninyo at your own time. Halimbawa, kung ang research nyo po ay isang content analysis, so depende kasi yan eh kung anong klaseng, anong research method ang gagamitin mo. So magkaiba din yung magiging introduction. Halimbawa, ito si Sir Axel Togano, profesor ng UP Los Baños siya nagtuturo ngayon at isang mabuting kaibigan sa pagsasaliksik. Ang kanyang saliksik ay kwentong pag-ibig at paghahanap buhay sa Estados Unidos at Europa, pagtatampok sa mga manggagawang Pilipino sa ilang piling pelikula ni Olivia M. Lamasan. So isa tong content analysis or movie analysis in specific.
Ito ay hindi thesis, kundi isang journal. Kaya nakaayos siya bilang isang essay. Kaya wala siyang chapter 1, chapter 2. Research journal. Pero lahat kahit research journal, makikita natin yung kanyang, itong simulang ito, yan yung kanyang background of the study. So sinasabi niya, may tuturing bilang representasyon ng isang kultura ang pelikula. So nagsimula siya sa concept. Pinaliwanag niya yung halaga ng pelikula. Nandito yan. Nandito yan sa unang paragraph. Kasabay ng pagsasatugatog ng mga pelikula sa ang pagsisimula ng akademikong pag-aaral patungkol dito. So sinabi niya dito na marami nang nagawang mga film reviews. Katulad ng nasa Pilipinas, sa Philippine context, yan sinabi niya. Kung ilalapat ito sa pelikulang Pilipino, tila nahuhumaling ang karamihan sa atin sa kwentong pag-ibig at paghahanap buhay. So nakita niyo, pinakilala niya na yung problem. O pinakilala niya yung pinag-uusapan niyang paksa, yung kwentong pag-ibig at paghahanap buhay. So from the first paragraph na sinabi niya yung pelikula or the movie, then the existing movie reviews at kung ano yung nakita ng mga movie reviews na yon na common sa mga pelikulang Pilipino. At yun yung nilagay niya sa pangatlong paragraph na mahilig ang Pilipino sa kwentong pag-ibig at paghahanap buhay o pagsasakripisyo sa pamilya. So yun yung nakita niya. So ito nga lang dahil ito ay journal, medyo may kalayaan itong gumamit ng first person, pero sa research natin in English ay naka third person po dapat. So may tuturing ko bilang malambag sa larangan ng kaalaman ang artikulong ito. Magsisilbing tungtungan ng pag-aaral ito ang pagtaluntun sa historical na kahalagahan ng pelikulang tumutuon sa naratibong manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Patikan sa mga gantong uri at tema ang pelikula ng pelikula ang mga direktor na katulad ni Nachito Roño, Roy Quintos at Olivia Lamasan. So sinabi niya na dito kung sino yung tiyak na susuriin niya. Upang malimitahan ang sasakuping paksa, mas pinili kong pag-aralan ng mga piling, saan ba yung binabasa ko? Piling pelikulang nilinang ng pinakahuling direktor. Gayunpaman, kahit limitado at tukoy ang focus, mas nilimitahan ito sa espesipikong paksa. So pinaliwanag niya na dito kung paano niya gagawin kasi nga since ito ay academic journal. Ang mahalaga dito, sinabi niya dito, bakit mahalaga yung study? Kasi magiging ambag to dun sa larang ng movie analysis or movie criticism. Isang example lang to ng para sa content analysis. Ito naman ay para sa ethnography. Ito ay isa rin tong ang tawag dito, journal. Medyo mahirap kasi maghanap ng thesis na available online. So dito, makikita natin na pinaliwanag niya dito yung konsepto ng identity. Yan. So pinag-ugnay niya dito yung literacy and cultural identity. At nagbanggit siya ng ilang mga researches na nagpapaliwanag sa ugnayan ng mga ito. Okay. Naka-first person din po ito, so pero wag sundin lang natin yung concept pero wag yung gamitin yung kanyang pagiging first person. So nakita natin, pag binasa nyo sa dulo, nakalagay my goal. So paano siya ilalagay sa study nyo? The goal of this research is, the research aims to uncover the relationship between literacy practices and construction of cultural identity. So yun yung sinasabi dito na, may tayo dun sa rationality of the study na nakalagay sa dulo. Sinasabi ninyo, bakit mahalaga, anong gagawin ninyo? Anong gagawin ninyo at bakit mahalagang gawin ito dun sa inyong study? So nakita natin paliit siya ng paliit. So from the concept, tapos nagsabi siya ng mga lugar, Western society, yan, puro West yung sinabi niya, then an Asian culture, tapos bababa siya dun sa kanyang pag-uusapan na Filipino family. Actually, mukha itong case study para sa akin kaysa ethnography kasi isang pamilya lang in-observe niya. Yan. So if you have time, mas maganda basahin po ninyo ito ng first hand para mas maintindihan po ninyo yung mga sinasabi ko. Then sa historical approach, ito po yung ang Marikina Sports Complex bilang espasyo ng kasaysayan, kalinangan, pangpalakasang
Palakasang Marikenyo. Isa tong academic journal ulit, pero 57 pages. Ano lang to, academic essay, pero 57 pages. So makita natin dito, binigyan niya lang ng katuturan yung ang tawag dito, yung paksa. Yan, nating hiraya pa lamang sa ang pagsusulat ng natatanging kasaysayan ng Marikina sa iba't ibang paksa at perspektiba. Liban sa ilang historyador na umuuspong sa bayan, hindi gaanong nabibigyan ng pansing ungkati ng kasaysayan ng Marikina. So sinasabi niya dito sa kanyang background of the study, wala masyadong study. Maganda yon, actually, maganda yon. Sinabi yata yun dito na kung merong gaps, kung merong mga, you know, na hindi na-address na problem. At yun yung sinabi niya dito sa historical na to. So sinabi niya, wala masyadong nagre-research tungkol sa kasaysayan ng Marikina. Kaya gumawa siya ng kasaysayan ng Marikina Sports Park. Diba? Yun yung ginawa niya. So yun yung nilagay niya dito sa panimula. So iniling ko pong basahin ninyo, bagaman nakasulat siya sa Filipino, the concept will be the same in English. So language lang naman yung difference, pero yung concept pareho lang. So ito para sa phenomenology, a case study, or ito ay, hindi pala case study, phenomenology nga, a decade of trauma, grievance, and resiliency, testimonial narratives of the victims of 2009 Ondoy flood disaster in Marikina City, Philippines. So gawa pa rin nung aking mabuting kaibigang mananaliksik na si Professor Togano. So kung mapapansin natin dito, historical, kasi yung simula niya, it was almost the middle of September 2009. An unprecedented catastrophe struck the silent valley of Marikina. It was a typical rainy season and rainfall has been anticipated. Little did people know that it would cause one of the most destructive flash floods in the history of the valley. As one of the young sufferers at the time of the tragedy, the researcher, so nakita natin na dito third person siya. So sinabing pwede niyang inugnay niya dito ng kaunti yung kanyang karanasan as third person. Third person po. Hindi sinabing as my experience, di ba? Eyewitness, hindi niya sinabing ganun. The researcher witnessed the horrors of the disaster and experienced the struggles of the inhabitants. The flood is not only the problem the citizens met, they also faced themselves more burdens after. They had survived day to day without homes because they were destroyed and flooded away. Late ng sulat. They had to find ways to fill their hungry stomachs and beg for food. They had to maximize the limited supplies and relief goods provided by the local government. In this research, the researcher going to utilize two frameworks. So sinabi niya na dito, inaliwanag niya dito sa kanyang background of the study, yung framework na gagamitin niyang dalawa. Kasi nga, pwede mo nung ilagay yon kung kaya ninyong maghanap na. Kaya nito, yung ginamit niya yung Marian Hertz, Post Memory, 1992, at Arthur Kleinman, Vina Das, and Margaret Locke's Social Suffering. So, anong concept ng social suffering? Ito yun, no? The trauma, grievance, and resiliency. So, binigyan niya ng kahulugan, yung trauma, grievance, and resiliency, para yung nagbabasa, hindi siya nang mabibigla. Ano ba ibig sabihin ng trauma? Ano ba ibig sabihin ng resiliency? Ano ba ibig sabihin ng grievances? Pero paliliwanag pa niya yan sa theoretical framework. Kasi, pero since ito ay academic journal, wala siya noon. Nandun na siya sa simula. So makikita natin dito, talong tayo, yung objective kasama yan doon sa background of the study. So sinabi niya dito na so bakit mahalagang gawin ito? There is a need for to further create researches and studies which focus on deprived and marginalized sector. Sinabi niya, mahalagang research na to kasi gusto niya mabigyan ng pansin yung mga tinatawag nating mga kababayan nating nasa lalayan or marginalized sector. Second, as a reminder and meditation. So, paalala at pagninilay, diba, ng mga nangyaring disaster noong panahon ng Typhoon Ondoy.
And lastly, there is not much importance given to the study of local history of Marikina. Wala masyadong nasusulat na local history sa Marikina. At isa to sa magandang ambag niya. So nilagay niya yon sa background of the study. So kasi sinasabi ng background of the study, bakit mahalaga tong study na to? Kung dito pa lang sablay na yung researcher, maaaring maging perception dito ng ano ba ito tanggalin? Maaaring maging perception dito ng stop sharing ko muna, ng magbabasa is hindi maganda yung study or pangit yung study. So, ganun siya kahalaga. Wait lang ha. Yun, matanggal ko na. So, I hope naiintindihan niyo po yung background of the study. So, yun yung pangalawa ninyong gagawin. And the third one, at yung isa sa dapat natin pag-usapan talaga, ay yung siguro yung do's and don'ts. Alam niyo na yan. Basahin niyo na lang po yan. Nasabi ko rin naman yan nakaraan. Siguro yung ilan lang sa hindi ko nabanggit ay saan na yun? Sa background of the study, huwag masyadong mahaba. Ayan, ito na ang unang babanggitin ko. Explain the importance of your research topic but not to the extent na napakahaba niya. So dapat ang set, kung hindi siya pwedeng mahaba at hindi siya pwedeng sobrang ikse, gano'ng kahaba yung isang magandang background of the study? Mahaba na yung isang background of the study na 3 pages double space. Mahaba na po yun. So usually, two pages are enough para may paliwanag mo yung background of the study. Kasi ang mangyari nun, pag mahaba yung background of the study mo, mapipreempt mo yung magiging laman ng chapter 2. So pagdating mo sa chapter 2, wala ka nang malalagay, uulitin mo na lang. So huwag masyado mahaba. That hangga't maaari yung ilalagay nyo will be enough to explain the importance or relevance of your study. Talon tayo sa statement of the problem. So yung statement of the problem, katulad ng background of the study, ay nakadepende po sa una, research problem at sa title. Dapat nakalinya yan. Nakanya po. So ano yung research problem? Ano yung statement of the problem? So yung statement of the problem are a series of questions used in researching the topic. It is composed of general statement of the problem, the purpose statement, and the specific sub-problems or sub-questions or research questions. So in guide, basahin ko na lang muna to. In guidance in writing, the statement of the problem, the general statement of the problem, and the research questions should be formulated first before conducting the research. Kasi ang hirap mag-research nang hindi mo alam yung mga tanong na sasagutin. So, diba meron na tayong research question kanina para mas madali nyo maintindihan. Yung research question kanina, malaking tanong pa yun. Malaking tanong pa yun. Bawa, ang tanong ko kanina is, what is the status of the selected shoe manufacturers in Marikina City amidst of COVID-19 pandemic? Ang laki pa nun. Paano ko siyang masasagot? Kailangan ko siyang i-reduce. Kailangan ko siyang i-reduce sa mga maliliit na questions. So mamaya sisikapin kong malagyan siya ng maliliit na questions. Research questions should be stated in interrogative and each should be clear to avoid confusion. Each question should be researchable separately from each other question and must be based upon the facts and phenomena which is accessible to the researcher. So hanggat maaari, yung mga mabubuong mong maliliit na questions na magiging statement of the problem based from the research question ay dapat hindi siya dependent. Anong ibig sabihin na hindi siya dapat dependent? Dapat masasagot mo siya o magagawa mo siyang hanapin ng magkakahiwalay. Sabihin, bawa, hindi pwedeng pag wala yung sagot sa first problem, wala yung second problem. Nakuha niyo po. Pwede niyo siya dapat masagot ng magkakahiwalay. Although may some factors na contributing factors yung number one, pero dapat generally, kaya mo siyang hanapin yung sagot ng magkakahiwalay. So dapat hindi muna kailangang masagot yung number one para masagot yung number two. Nakuha ba natin? Answers to each question can be interpreted apart from the answers
to the other specific questions and may contribute to the development of the whole research study. So pwede mong i-interpret yung number 1 at number 2 nang magkahiwalay. Nakuha natin kasi magkaiba yung laman nila. Pero kahit magkaiba yung laman nila, those answers from number 1 and number 2 and number 3 will contribute to answer the main research problem. Mamaya bigyan natin ng example. 6, the number of research questions should be enough to cover the development of the research whole research study. Ilan yung enough, sir? Kasi di ba, mamaya never enough yung kanta nyo eh. Ilan yung enough? Sa isang nagsisimulang researcher, as much as possible, 2 o 3. Pero let's make it a standard, 3. Pag gumawa kayo ng 4 o ng 5 o ng 6 o ng higit pa, naku, hindi kayo matatapos. Especially, ang mga may ganong problem na 5, 6, 7, yun yung mga masteral thesis or dissertation. So, sa ginawa kong thesis, ang research problem ko, 5. Kaya inabot ako ng 2 taon para matapos kasi 5 yung problem ko eh. Qualitative pa siya. Kaya hanggat maaari 3 lang para matapos tayo, ha? 3 lang. So, example, this research aims to develop an evaluation model. Parang quantitative to. Of a web-based tool used in administration in grade 11 and grade 12. Specifically, ito, tama to. Specifically, this research aims to answer the following questions. So, yun, nakalagay yung research purpose. Ito yon. Yung purpose. Ayan o. Nakalagay yan dito. Pero magkaiba nga lang yung nilakalagay ito sa unang example. So, dapat related para mas madali sana maintindihan. Pero hindi niya ginawang ganon. Pero sinasabi ko, sa gagawin ninyo, yung maiisip ninyong purpose, bakit bawa? Ang purpose ko is to understand the status. Understand is immeasurable. Masyado siyang malaki. To understand the status, or to know the status of the selected shoe manufacturers in Marikina City amidst the COVID-19 pandemic. Specifically, this research aims to answer the following questions. Number one, what are the common challenges faced by the selected shoe manufacturers amidst of COVID-19 pandemic? Number two, what is the aid of how the government or how the local government aid the selected shoe manufacturers to address the problems? Nakapun natin. So although related yung number 1 and number 2, related yung number 1 and number 2, pwede kong kunin yung number 2, pwede ko pong kunin yung number 2, kahit wala pa yung number 1. Kasi pwede kong itanong ng hiwalay yon. Kasi kapag tinanong ko, ano pong ginawa ng gobyerno para po masolusyonan po yung mga problema ninyo? So para masagot yun, bibigay din nila yung problem. So pwede ko siyang gawin ng magkakahiwalay to. And they can be interpreted differently. Kasi magkaiba siya. Pero kung titignan natin, related. Kasi problem yung number 1, tapos yung tanong, anong ginawang solution ng local government. So sabihin natin 2 lang. Sir, okay na ba yun? Kung talagang wala na kayong mapiga, sige, ipasa nyo sa akin kahit 2 lang. Tapos ako naman pipiga sa sarili ko para madagdagan ko ng pangatlo. So, kung magkaya nyo makaisip ng pangatlo, good. Tapos i-evaluate ko na lang yan. Ako na mag-check kung okay na ba yung research quest o yung ating statement of the problem. Okay na ba yung tanong ninyo. Then kung may suggestion ako or may comments ako, may papatanggal ako. Pag may pinatanggal ako, as frequently, naglalagay din ako ng pampalit. Kasi para hindi na tayo tumagal. Pag nagpa-check kayo, ako na din minsan maglalagay na ako ng dapat ninyong ilagay. Basta mahalaga muna, magpasa kayo. Magpasa po kayo. Kasi mahirap naman na ako mag-iisip ng lahat. So kayo mag-iisip, kumbaga, idediretso ko lang. Pag medyo kumanan kayo ng konti, ibabalik ko kayo sa gitna. Kung kumaliwa kayo ng konti, ibabalik ko sa gitna.
Hindi pwedeng ako yung gagawa ng daan para sa inyo. Okay, so yun po yung ating gagawin para sa first part ng module 10. So paalala ko po, ang una nyong task ay una, agree, ano po ang inyong magiging research title. So, magkasundo muna kayo sa topic, magkasundo kayo sa magiging problema ninyo, magkasundo kayo sa gagamitin yung method, at saka kayo magkasundo sa magiging title. Okay? Sunod, pag meron na kayong title, try to draft a background of the study. Paano kayo makakagawa ng background of the study? Magbabasa muna kayo. Maghanap po na kayo ng mga related studies. Related studies, hindi pwedeng galing sa Wiki Answer, Wiki How, kung ano-anong. Huwag po galing sa Wikipedia, parang awa nyo na kasi kahit sino pwede maglagay ng sagot doon. So, maghanap po kayo ng mga studies na magsusupport po sa inyong claim o sa inyong gustong sabihin. And third is to draft your statement of the problem. Kung mahirapan kayo sa background of the study, kahit unahin nyo na muna yung statement of the problem. Mas mahalaga para sa akin statement of the problem. Kasi pag mali yung statement of the problem, mali lahat. So, ganun siya kahalaga. Pag mali yung title, mas lalong mali lahat. So, hanggat maaari, yun, magpasa po ng maaga para ma-edit ko din ng maaga. Yun lang po. So, kung may tanong po, please free po kung may tanong po kayo, mag-message sa akin o mag-post po sa ating Google Classroom. Later po, ilalagay ko yung ating mga groups. At palala po dun sa kung sino man yung mga hindi pa nakapagsagot, gusto naman magbago ng sagot. Please answer po sa ating reference. Pag nag-start na ako ng module 15, cut na po. Hindi na ako papayag na may pumasok pa ng mga members para sa research groups. So, mag-decide na po kayo ng maaga hanggat hindi pa tayo nakakarating sa module 15. Okay po. So, thank you po at sana magawa po ninyo yung mga parts na ito. Salamat.